Natutuwa naman po ako at sa wakas ay nakasama ko na sa Love for All ang aking First Lady. Dahil po, papapaliwanag po ako. Dahil po, naririnig ko lamang sa mga report sa akin ang tungkol sa napakagandang proyekto ng aking may bahay. Ngayon po ay saksi na ako sa serbisyong dinudulot nito. Ang kalusugan po ay kayamanan. Walang silbi ang lahat ng yaman kung hindi maayos ang ating kalusugan. Ngunit para sa mga kapuspalad nating kababayan, higit na mas malaking pagsubok ang pagkakasakit. Lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Ayon po sa tala ng Department of Health, mayroon tayong higit na 7,000 in tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area. O tawag namin dyan ay yung mga GIDA. Ito po ang mga barangay o bayan na mahirap puntahan dahil malayo, nasa bundok, nasa isla, walang kalsada, na ikakabit ng mga daanan at tulay. Sa mga lugar po na ito, isang malaking hamon ang pagpunta sa clinic o sa ospital o sa health center. Dahil napakalayo at napakalaking bagay. Dahil alam niyo po, ito ay naranasan ko nung ako'y governor ng Ilocos Norte. Nakikita ko, pag dumadating po ang mga pasyente, pupunta po doon sa provincial hospital, kahit na sa RHU, ay masyadong malala na yung kanilang sakit. Kako, bakit hindi sila pumunta ng mas maaga? At ang kanila ay napakahirap. Dahil pagka ikaw, marami kang may alaga kang bata, maghahanap ka ng mag-aalaga. Kung nagtatrabaho ka, mag-off ka muna, mag-leave ka muna. Tapos, yung pamasahe. At lahat ito, isang buong araw, kumisan dalawa, tatlong araw, napakalaking bagay. Kaya po, ang aming naiisip ay imbis nang antayin natin ang mga nagkakaroon ng karamdaman na makapunta sa mga ospital, dadalhin po natin sa kanila ang serbisyo para sa kanilang para meron silang healthcare kahit sa malalayo. Meron din yan. Yung mga kababayan natin na malapit nga sila sa ospital, isang pagsubok naman ang pambayad sa mga eksamen at sa laboratorio. Gaya lamang po, kwento ng isang estudyante na nakarating po sa amin. Ang kanyang ina ay na-diagnose na merong ovarian cancer. Sa pamamagitan ng programang ito, ay matitignan sila ng doktor ng libre at hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo. Dahil sila na ang pinupuntahan. Yung Love for All, sila na ang lumalapit. Bali yung clinic, imbis na sila pupunta sa clinic, yung clinic ang lumalapit po sa kanila. Kaya po, ang mga proyekto tulad nitong Love for All ay isang napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. Layunin nito ang makapaghatid ng maaasahang serbisyo medikal para sa lahat. Lalong-lalo na sa mga pinaka-nangangailangan tulad ng ating mga senior citizen, ang may PWD, mga buntis, at may mga iniindang karamdaman. Mula sa simula ng proyektong ito, Mayo ng nakaraang taon, nakarating na po ito sa 35 lokasyon mula sa Luzon, Visayas hanggang pung Mindanao. Hindi lamang ito ang nagbibigay ng tulong medikal. Kasama na rin dito ang ilang pong pampublikang serbisyo gaya ng CHED na handang umalalay sa mga naghahanap ng scholarship. Nandito rin pong NHA at Pag-ibig na gagabay sa inyo mga pangangailangan tungkol sa pabahay. Ang LTO nandyan din para sa mga nangangailangan ng driver's license, marami pang ahensya at marami pang iba't ibang ahensya para yung mga serbisyo ng gobyerno, hindi lamang ang serbisyong medikal, kung hindi ang iba't ibang serbisyo ng ahensya ng gobyerno ay inilalapit natin sa taong bayan. Hindi lang itong isang araw lamang. Sinisiguro namin na marami pang mga komunidad sa bawat syudad at probinsya ang mabibisita ng Love for All. Kung saan mayroong Pilipinong nangangailangan, pagsusumikapan natin na inyong pamahalaan
ay maabutan ng serbisyong ito. Sa panig naman po ng administrasyon, sa pangunguna ng Department of Health, patuloy po tayo sa pagpapatupad ng mga proyekto upang magkaroon ng rural health unit, doktor, nurse, ambulansya, mobile health clinic at iba pang mga kagamitan ang lahat ng lalawigan sa bansa, lalo na yung ating napag-usapan nga, yung mga GIDA. Para madaling maabot ang mga mamayan, ang mga serbisyong pangkalusugan, inilusad ng DOH ang bagong urgent care and ambulatory service centers o tawag namin BUCAS. Ito ay nagbibigay ng preventive, diagnostic, curative primary care service sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mapupunarin niyo po rito, kasama po natin si GM Mel Robles ng PCSO. Dahil po, may programa din at aming siya pinapangako sa atin na mula ngayon, gagawin namin ang lahat, titiyakin namin na ang bawat bayan, bawat municipality, bawat LGU ay magkakaroon ng ambulansya. Hindi na po kagaya ng dati na makikiusap ka pa, lalapit ka pa kung kani-kanino, kung medyo hindi kayo magkaibigan, baka hindi makalusot yung request ninyo. Ngayon, hindi na po ganoon. Basta kung sino ang nangangailangan ng ambulansya, ay bibigyan na po natin. At sabi niya, mayaman itong PCSO, baka pwede pang gawin, bago po matapos ang termino ko, baka gawing dalawang ambulansya ang bawat bayan at LGU. Nagtatayo rin po tayo ng specialty center sa bawat rehiyon ayon sa Republic Act No. 11959 o ang tinatawag na Regional Specialty Centers Act. Alam nyo po, nung pandemya, ito po yung natutunan natin. Dahil nakita natin ang mga pasyente dinadala sa mga specialty center dito lamang sa Maynila. Sa children's center, sa kidney center, sa heart center, mga specialty center. Hindi naman talaga kaya. Lalo na kung galing sa malayo. Kaya gumawa kami ng programa ng DOH. At sabi natin, paano naman yung mga nasa malayo, yung malayo sa Maynila? O walang pambayad para makapunta sa Maynila? O kung naka-lockdown, kagaya ng pandemya. Kaya gumagawa kami ng programa at naglalagay tayo ng specialty center sa bawat lugar, bawat rehiyon para naman hindi masyadong mahirap ang magpatingin yung mga may karamdaman. Kasabay po nito, nagpapamahagi rin tayo ng mga mobile primary care facility sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Layo naming bigyan lahat ng probinsya at syudad sa Metro Manila, yan na nga, yung mobile PCF. Gayunpaman, mas marami po tayong magagawa kung tayo ay sama-sama. Kaya nais ko rin ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating mga kaibigan at kaagapay mula sa pribadong sektor, gaya ng Metro Bank Foundation, ang Toyota Foundation. Maraming salamat sa tulong ninyo. Sila po ang namahagi at nag-donate ng 3 mobile van na may kumpletong pasilidad, kasama ang top-of-the-line X-ray at ultrasound machine, portable urine analyzer, glucose and cholesterol monitor, at ilang pang kagamitang medikal na ipapamahagi natin sa mga lokal na pamahalaan ng Pasig, Tacloban, Santa Catalina sa Ilocos Sur ngayong araw na ito. Hindi din po magiging matagumpay ang Love for All sa ating mga kababayan kung wala ang suporta ng ating mga lokal na pamahalaan at higit sa lahat ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkakaisa. Kaya po, hinihikayat ko kayong lahat. Alagaan natin ang ating mga sarili. Samantalahin po natin ang mga proyektong tulad nito at ang mga serbisyo sa mga health center upang masubaybayan natin ang ating kalusugan. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa,
kundi ang tibay ng ating pangangatawan, ang sigla ng ating pag-iisip, ang pagiging malusog ang ating puso. Bago rin po tayo matapos, gusto ko lang ulitin na kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. Halata niyo po, hindi po politiko dahil hindi masyadong pinag-uusapan itong napakagandang programa na ito. Eh, kung politiko ang nagpatakbo nito, siguro katakot-takot na publicity na ilumalabas, lalong-lalo na ngayon, panahon ng eleksyon. Ngunit, ang First Lady po, hindi po yun ang iniisip. Iniisip lang niya kung paano makatulong at napakalaking tulong itong ginawa niyang project ng Love for All. Maraming salamat sa tulong mo rito sa pagsulong ng ating healthcare system. Napakapalad ko rin na napangasawa ko ay hangad din ang pagtulong sa kapwa at sa bansa. Talaga kayo, masyado kayong mga Pinoy masyadong romantic. Kaya po, ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng na-involved. Dahil hindi po nangyayari ito kung hindi po nagsasama-sama. Ang approach po namin sa pamahalaan, sa servisyo pa publiko, ay ang aming tinatawag na all of government, all of the nation. Ibig sabihin, lahat ng ahensya ng pamahalaan, pagka may proyekto, pagka may programa, kapag may maisip, may makita kami na kailangan gawin, hindi lamang ibinibigay sa isang departamento, hindi binibigay lamang sa isang ahensya. Kung hindi, isinasama po natin lahat ng mga departamento na makatulong. Yan po, kaya po yan ang tawag natin dyan. The all of government approach, ang aking tawag. Kaya nandito po ang DALG Secretary. Dahil po, lahat po ito, kahit na anong magandang aming naiisip sa national government, well, hindi po mangyayari ito, hindi po tayo nagkita-kita rito kung hindi tayo tinulungan ng ating LGU, ng ating mga local government officials, pinanunguhan na ng ating butihing mayor. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Ipagpatuloy po natin ito. Nakita naman po ninyo kung gaano kaganda ang gaano kalaki, kung gaano karami ang tulong na may ibibigay natin kapag tayo-tayo ay laging magkapit-bisig at lagi nating iniisip ang kabutihan ng ating mga kababayan at ang ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Well, First Lady, Ma'am Luis Araneta Marcos, Madam First Lady, maraming salamat po to our distinguished guests. Sa mga kapwa ko Pasigenyo, muli po magandang umaga sa ating lahat. Nung nabalitaan po namin na magkakaroon ng Love for All dito sa lungsod ng Pasig, sa ilalim ng opisina ng ating butihing First Lady, kami po ay lubos na natuwa at na-excite po. At alam ko, I don't only speak for myself, but for all of the Pasigenyos here at sa lahat ng mga Pasigenyo na matutulungan po sa araw na ito at sa lahat ng Pasigenyo na natulungan na po dahil para sa kaalaman po ng lahat, hindi ito yung unang programa sa ilalim ng Love for All, kundi una na rin po silang nanggaling sa Barangay Manggahan, Barangay Pineda at Barangay Santo Tomas at libo-libo na rin po ang natulungan po nila. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong po sa opisina rin ni First Lady, sa lahat ng national government agencies, too many to mention one by one, para maiksi na lang po ang aking mensahe sa mga kasama ko po sa LGU, sa barangay. This would not be possible without our collective efforts. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pero siyempre, higit sa lahat, ay nagagalak po tayo hindi lang po sa tulong kundi sa presensya ng ating mahal na Pangulo at First Lady dahil nabalitaan po namin na sa dami na rin po ng programa ng Love for All ay first time daw po nakasama si Pangulo mismo. Maraming salamat po.
I will not prolong my message any further dahil alam naman po natin lahat kung ano yung talagang nilulook forward natin ngayong umaga na marinig din po ang tinig ng ating mahal na mga bisita. Kaya muli po, magandang umaga. Maraming salamat po. For all, this is the first chance I got to join the First Lady. So I took the chance and I'm so happy that I did kasi ang ganda talaga ng programa na ito. As, I think all of you have been following it. This is one of the responses to the lessons learned during the pandemic that we need better healthcare. Okay? Sir, any directive, sir, with regard to the eruption of the Taal volcano? Well, let me do this here. We have SOPs in place. We have standard procedures. Everybody, when the volcano erupts or the storm comes or magkalindol or whatever, they know what to do. What we have to do is to monitor the situation and continue to see where are the areas, kasi it's not every situation is the same. So how do we adjust? Where are the areas that need special attention? Where are the areas that that are okay? So yun ang ginagawa namin ngayon. But again, that's part of the SOP. The people that we have there know what to do. That's why I put them there. we just monitor the situation and as soon as possible, basta makapasok. Well, basta makapasok. Right now, PhilVox is saying, wag muna nating alalahanin masyado. But I'm sure they will play it safe. Pagka kailangan, we will have to move people out of the danger area like we always do. So that's what we are monitoring now. Thank you, sir. All right.